Napakaganda ang sikat ng araw ng Sabat na iyon. Naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Hindi nagtagal, napagawi sila doon sa malapit sa taniman ng mga trigo. Sa paglapit nila dito, nakadama ng pagkagutom ang mga alagad. Lumapit sila sa mga trigo, nakita nila ang mga hinog na mga butil nito, buong tuwa na kanilang pinitas ang mga uhay. Tinalupa nila ito at pagkatapos ay kinain nila ang mga butil. Ngunit, sa di kalayuan ay naroon ang mga Pariseo. Nang makita nila ang ginawa ng mga alagad, lumapit sila kay Jesus at nagsabi ng mga salita na ating makikita sa Mateo 12:2 na ating mababasa na ganito. Tingnan mo, sabi nila kay Jesus, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Bago tayo magpatuloy, magandang bagay po na tayo ay manalangin at lumapit sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng pagkakataon na maunawaan ang inyong salita. Tulungan po ninyo kami na ito ay aming may paliwanag ng ayon sa inyong kalooban, at maging daan po upang ang mga nanonood, nakikinig, ay makaunawa ng inyong salita sa mga panahong ito. Salamat po sapagkat dinunig mo kami sa aming dalangin. Hinihingi namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating inumpisahan ang bahaging ito ng ating presentation sa isyu na may kinalaman sa Sabat. Sa ating gagawing pag-aaral dito sa ano ang katotohanan, pupuntahan natin ang mga issues na dinala ng mga tao kay Jesus. Kasama na dito yung mga aral ni Jesus na siya na rin nagsabi. Kailangan nating maalaman ang mga mahalagang usapin na ito para maging malinaw sa atin ang mga aral at turo na binanggit ni Jesus sa ating lahat. Sa panahong ito, pag-aralan natin ang tungkol sa araw ng Sabat o araw ng kapahingahan. Ano po ang araw ng Sabat? Sino ang nagbigay nito at kanino ibinigay ito? Bakit ang araw ng Sabat ay laging nababanggit may kinalaman sa mga Hudyo? Mahalaga pa ba ito? Kailangan pa ba natin ito? Ano ang kinalaman nito sa mga tao sa panahong ito? Yan po ay bahagi ng ating buong pag-aaral, kaya manatili po tayo sa kikinig at panunood natin. Ngayon ay ating sandaling tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa araw ng Sabat. Ang unang panahon na iyan ay babanggitin o binanggit ng Panginoon may kinalaman sa kanyang paglalang sa langit at sa lupa. Tingnan natin ito sa Genesis 2:1-3. Ang sabi doon ay ganito, "At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga na ikapitong araw sa madlang gawang niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa." Pansinin natin na ito ang unang panahon na binanggit may kinalaman sa araw ng Sabat. Ito ay noong panahon ng paglalang. Lumalabas na sa araw na ikapito, ang ikapitong araw ay itinakda ng Diyos na araw na mahalaga. Tatlong bagay ang kanyang ginawa sa araw na ito. Una, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Ikalawa, ito ay kanyang binasbasan. Ikatlo, ito ay kanyang ipinangilin. Lumalabas na ang ikapitong araw ay tinakda ng Diyos na bahagi ng isang linggo at kabilang sa buong sanlinggo. Walang tanging araw na kinilala ng Diyos sa mga araw ng sanlinggo na ginawa niya na ipangilin, pinagpala at binasbasan. Ito lamang at wala ng iba. At dahil ang linggo ay isang takdang panahon, lumalabas din na ang ikapitong araw ay parang birthday na ipinagdiriwang ng Diyos. Kaya lumalabas din na ang ikapitong araw ay tunay na kaarawan na kinikilala ng Diyos.
Ang isang linggo ay naging bahagi ng panahon sa paglipas ng mga araw at dito rin ating makikita na pinahalagahan ng Diyos ang ikapitong araw. Nang tinawag niya ang Israel at ginawa niya ito na kanyang sariling bayan, dito ay ating makikita ang pagpapahalaga ng Diyos sa ikapitong araw. Balikan natin yung kasaysayan na ating sinabi kanina na nakita natin si Jesus kasama ang kanyang mga alagad na sila ay naglalakad. Nakita natin doon ang pagtatanong ng mga Parisayo kay Jesus. Sino po ba ang mga Parisayo? Ano po ang kanilang tungkulin sa lipunan sa Israel? Bakit po sila nagtatanong ng ganoong mga katanungan kay Jesus? Sa Mateo 12:1-8, kumakain na ang mga alagad ng tribo na kanilang kinuha sa daan nang lumapit ang mga Parisayo kay Jesus. Nang sila ay magtanong kay Jesus, mayroon ba silang karapatan na gawin yung kanilang ginawa? Sino po ang mga Parisayo? Sa kasaysayan po ng Israel, ang mga Parisayo ay kumakatawan sa isang grupo na laging may sinasabi pag ang pinag-uusapan ay yung mga bagay na may kinalaman sa marumi at malinis na pagkain lalo sa Israel. Yung may kinalaman sa tradisyon at mga alituntunin na labag sa normal na pananampalataya ng Hudyo. Pero yan po ay bahagi lamang ng buhay sa bagong tipan. Malawak po kasi ang buhay ng mga Parisayo at wala tayo sa lugar upang pag-usapan ang kabuuan ng kanilang gawain. Ang mga Parisayo ay laging kontra. Doon po sa sinabi nila kay Jesus tungkol sa paggawa ng kanyang mga alagad, ito ay bunga ng pananaw ng Parisayo may kinalaman sa harvesting o pag-aani lalo na sa araw ng Sabat. Balikan natin ang ginawa ng mga alagad ni Jesus. Naroon sila sa taniman ng trigo na hinugna. Pinuti o kinuha nila ang mga butil ng trigo, binalatan at pagkatapos ay kinain nila. Sa pananaw po ng mga Parisayo, yan pong ginawa ng mga alagad ni Jesus ay pareho po ng pag-aani o harvesting sa wikang Ingles. Yung pagpitas nila sa mga butil ay gaya ng pagkuha sa mga uhay ng tribo at yung pagbabalat nila ng mga butil ng trigo ay kagaya po ng milling o kaya ay pagpapakiskis o pagiling sa mga butil ng trigo. Ang mga binanggit ko po ay bahagi ng gawain ng pag-aani. Wala sanang problema yan, kaya lang ang araw na iyan ay nangyari sa araw ng Sabat. Ang mga ginawa ng mga alagad nangyari sa araw ng Sabat at sa mga Hudyo, hindi ka maaaring mag-ani sa araw ng kapahingahan. Yan po ay labag sa utos ng Diyos. Kaya, nang lapitan ng mga Parisayo sa Jesus, meron ba silang otoridad na siya ay sansalain? Kung ating titingnan, ang kabuuang punto ng mga Parisayo, meron po sapagkat araw ng Sabat, hindi dapat yun gamitin para sa sariling gawa o may kinalaman sa pag-aani na hindi dapat talaga mangyari sa araw ng Sabat. Ang tanong natin, nag-aani ba ang mga alagad ni Jesus? Hindi po. Kumuha lang sila ng ilang piraso ng trigo upang pawiin ang kanilang gutom, hindi sila nag-aani. Pero sa isip ng mga Parisayo, ang ginawa ng mga alagad ni Jesus ay isang pag-aani. Tinanggap po ba ni Jesus ang kanilang bintang? Parang tinanggap ni Jesus pero meron siyang sinabi na higit na mas mahalaga at yan ang dapat nating puntahan ngayon. Ano ang sabi ni Jesus? Doon po sa 12:3-4 ng Mateo, mababasa natin ang naging sagot ni Jesus. Datapwat, sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya kung papaanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kainin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang? Nang ito po ay sabihin ni Jesus, nagbibigay ba siya ng isang dahilan upang umiwas sa paratang ng mga Parisayo? Hindi po.
sapagkat ang pinag-uusapan dito ay pagkain ng mga alagad niya. Gusto kong dalhin sa inyo ang puntong ito na lubhang mahalaga rin. Sino po si Jesus? Sa buong kalagayan, siya ang lumalang sa tao. Kanyang binigyan ng buhay ang tao at kailangan ay pagpatuloy ng tao ang buhay na binigay ng Diyos. Sa kalagayan ng mga alagad ni Jesus, kailangan silang kumain dahil sa harap ng Diyos, sila ay mahalaga sa kanyang paningin. Hindi ko naman alam kung meron silang gagawin para kay Jesus na mahalaga sa panahong iyon. Ang ginawa lamang ni Jesus ay pahalagahan ang pagpapatuloy ng buhay. Kaya, pinayagan niya na kumain ng mga alagad kung paano si David at ang kanyang mga kasamahan ay kumain ng tinapay na ang tanging makakakain noon ay mga saserdote. Mateo 12:5-8, binanggit ni Jesus, o hindi ba ganin yung nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat ay nawawalang galang ng mga saserdote ang templo at ang Sabat at hindi sila nagkakasala? Datapot sinasabi ko sa inyo na dito ay mayroong isang lalong dakila sa templo. Datapot, kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. Wow! Ito po ang mas mabigat na sagot ni Jesus sa mga pariseo. Ang mga saserdote ay gumagawa sa templo sa araw ng Sabbath at hindi nila ito itinuturing na kasalanan. Sa ganitong kalagayan ay parang inihahambing ni Jesus ang mga alagad niya sa mga saserdote sa templo. Ang mga saserdote ay gumagawa ng kanilang gawain pagsabat doon sa templo at hindi sila nagkakasala. Ganoon din ang mga alagad niya na kumuha ng trigo at hindi rin sila nagkakasala. Dito, binigyan ni Jesus ang kahalagahan ng buhay. At dito din ay idiniin ni Jesus na doon sa harapan ng templo ay may isa na mas higit kaysa templo. Sino po ang isang yon? Sino po ang isang yon? Ang kanyang sagot ay ang Panginoon ng Sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. At sino naman po ang Panginoon ng Sabat? Siya po yun. Si Jesus, ang anak ng tao na Panginoon ng Sabat. Dito po sa Mateo 12, idiniin po ni Jesus ang katotohanan na siya ang anak ng tao na siya ring Panginoon ng Sabat. Mahalaga po ang titulong ito at hayaan natin na ito ay ikapit na kay Jesus dahil siya lamang po ang maaaring gumamit ito sa kalagayan ng Israel sa huling mga araw. Kung ating babalikan ang Sabbath, kailan ba ito binigay ng Diyos sa mga Hudyo? Ito ay bahagi ng kanilang makulay na karanasan na nag-umpisa nung sila ay kilalanin ng Diyos doon sa ilang bilang kanyang sariling bayan. Nang ito ay gawin ng Diyos, dito niya ibinigay ang maliwanag na utos tungkol sa Sabat na bahagi ng 10 utos. Ang sabi ng Panginoon sa Exodo 20:8-11 ay ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang iyong mga gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki, ni babae, niyang iyong aliping lalaki, ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang bayan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7th araw. Kaya binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa niya itong banal. Dito, ating makikita na ibinigay ito ng Diyos sa kanyang sariling bayan upang pahalagahan nila ito at sa pamamagitan ng Israel ay makita ng buong daigdig, buong sanglibutan na ang Diyos ang manlilikha ng langit at ng lupa.
Tingnan natin ang sinabi ng Diyos sa Ezekiel 20:12-20. Ganito po ang kanyang sinabi. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. At inyong ipangili ng aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya po, sa buong panahon ng buhay ng mga Hudyo, sila ay nakakilala ng araw ng Sabat at ito ay kanilang matamang iniingatan, pinagpapahinga at nagiging tanda sa kanila na sila ay bayan ng Diyos. Kailangan nating malaman ang ibang mga bagay na ginawa ni Jesus sa araw ng Sabat. Sa parehong kabanata o chapter 12 ng Matthew, umalis si Jesus at nagpunta naman siya sa isang sinagoga sa lugar ding iyon. Nagkataon na mayroon doong isang lalaki na may karamdaman, kamay na natuyo. Siya ay tinanong nila, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat? Ang tanong na ito ay ginawa nila upang gamitin para isumbong si Jesus. Kinuha ni Jesus ang panahon upang tanungin naman sa kanila o itanong sa kanila kung ililigtas nila ang isang tupa na nahulog sa isang hukay sa araw ng Sabat. Sinabi ni Jesus na higit pa ang halaga ng isang tao kaysa tupa. Pagkatapos nito ay gumawa siya ng salita na nagsasabi doon sa lalaking may kapansanan. Matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat at dito inutusan niya ang lalaking tuyo ang kamay na iunat mo ang iyong kamay at naibalik ang kamay niya gaya noong isa. Kaya kung ating titingnan ang mga ginawa ni Jesus sa araw ng Sabat ay marami po itong tala sa Biblia. Sana ay matutuhan nating lahat ang mga aral at gawang iyan para kay Jesus. Meron tayong paniniwala sa ating iglesia sa ganitong bagay na ating ginaya sa Jesus. Dahil dito, bukas ang ating mga kamay na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ito ay isang mahalagang aral na ating dinadala sa lahat ng dako. Kung meron tao na tunay na nangangailangan ng tulong sa araw ng Sabat, dalhin natin ang kaisipan ni Jesus sa kanila at atin silang tulungan. Yan ay isang aral na bahagi ng prinsipyo ng Jesus na kailangan nating gawin para sa Kanya. Siyempre po, mag-iingat lang tayo. Baka mayroong gustong maghain sa atin ng patibong na gaya ng ginawa ng mga pariseo kay Jesus. Anuman ang inyong gagawin sa araw ng Sabat, gawin natin iyan para kay Jesus. May taong lumalapit sa iyo at humihingi ng pagkain sa araw ng Sabat, bigyan mo siya ng iyong maitutulong. Mayroong nagpapahatid sa paggamutan sa araw ng Sabat, dalhin mo siya sa paggamutan para kay Jesus. Mayroong nakikiusap na siya ay tulungan mo na ituro ang isang lugar na alam mo sa araw ng Sabat, dalhin mo siya doon para kay Jesus. Mayroong tao na humihingi ng iyong tulong sa pananalapi sa araw ng Sabat, kung meron kang ibabahagi, gawin mo para kay Jesus. Gawin natin kung ano ang mabuti sapagkat tayo din ay ginawa ng Diyos ng kabutihan. Huwag nating palampasin ang paggawa ng mabuti lalo na sa araw ng Sabat. Meron din tayong magagawa para doon sa mga humihingi ng tulong sa atin. Ipakilala natin sa kanila kung sino si Jesus. Marahil mas kailangan nila ang tulong na maibibigay natin sa kanila kung si Jesus ang ating ipauunawa sa kanila na kanilang tunay na kaibigan. Sa panahon ngayon, labis-labis ang mga nangangailangan ng tulong. Kung ang Sabado ay tunay na araw ng Panginoon, gamitin natin yan para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Ngunit, huwag nating gawin na kalimutan ang Jesus na nagbigay ng Sabat para sa atin. Pansinin natin ang tamang paraan ng pag-iingat ng araw ng Sabat. Makikita natin ito sa Isaiah 58:13 na ganito po ang sinasabi. At yan po ay mahalagang mahalaga na ating unawain. Okay?
iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan na hindi kalalakad sa iyong sariling lakad. Nihahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong sariling salita. Kung magkagay, malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Dito po ay ating mababatid ang tamang paraan ng pag-iingat ng Sabat ng Panginoon. Pansinin niyo sa Isaiah 58:13, nagsimula ito sa isang salitang may pasubali. Kung ating iuurong ang ating paa sa Sabat upang hindi tayo gumawa ng ating kalayawan o tayo ay hindi lalakad sa paghahanap ng ating sariling lakad, ito ay magdudulot ng kasiyahan sa Diyos at tayo ay magbibigay ng kaluguran sa Kanya. May mga pagkakataon na ang pamilya, halimbawa ay nakaisip na magpunta sa dagat bilang bahagi ng paglakad sa kalikasan o nature walk. Ito naman ay maayos, basta huwag lang nating ituloy sa paliligo sa dagat. Meron lamang akong tanong na marahil ay masasagot din natin ito. Ano ang lugar ng Sabat may kinalaman sa Ebanghelyo ng Diyos? Kung ating titingnan po sa Apokalipsis 14:6-12, doon ay dinadala tayo ng unang anghel, tatlong anghel kasi yung binabanggit doon, ng Panginoon na bigyan ng pansin ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanglibutan. Idinidin po doon sa talatang 6-7, kailangan natin itong gawin bilang bahagi ng ating tungkulin sa Diyos. Sa araw ng Sabat, ipinagpahinga ito ng Diyos, Kanyang pinakambanal at pinagpala. Ito ang araw na kumakatawan sa pagtatapos ng paglalang at nagbigay din sa tao ng unang pagkakataon na kilalanin ang kabanalan ng Sabat at ang pagiging araw na pinagpala ng Diyos. Kasama na rito ang pagpapahinga. Dito sa konteksto ng pabalita ng tatlong anghel, mayroong karapatan ang mga banal ng Diyos na tumayo sa harapan ng mga manguusig at mga manlilibak na bigyan ng papuri ang Diyos. Ang mga panahon ng pag-uusig ay sinabi ni Jesus doon sa Mateo 24:15-20 na wika niya sa kalagitnaan ng kasuklam-suklam na paninira ay magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Ang Sabat ay magiging isa sa mga panangunahing batayan ng pag-uusig sa bayan ng Diyos. Kaya ang mga magulang ay kailangan ay handa ang kanilang tahanan sa darating ng mga panahong iyan upang maging matibay ang pananampalataya ng bayan sa Diyos. Ang pagtalakay ng Sabat sa ating palatuntunan ay bahagi lamang po ng nararapat na gawin ng bayan ng Diyos upang maging handa tayo sa mga panahong darating. Sinabi ni Isaiah sa kanyang sulat, sa 66:23, at mangyayari na mula sa isang buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang bagong langit at bagong lupa ay magkakaroon din ng pagkilala sa Sabat ng Panginoon. Kaya, samantalang narito pa tayo sa lupang ito, sanayin na natin ang ating mga sarili sa tamang pagsamba sa Diyos at pagkilala sa Kanyang kapangyarihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po na marami sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Magkikita po tayong muli sa programang Ano ang Katotohanan? Ito po ang inyong lingkod, Nef Manyes, na nagsasabing pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Ang Panginoon, alam.
anim na araw, ang Diyos ay gumawa. Kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Anim na araw ay sa gawain mo, magtrabaho, mag-aral at mag-ebanghelyo. Kaya naman sa paglalakbay sa mundo, pagod at hirap ang mararanasan mo. Sa anim na araw, ang Diyos ay gumawa. Kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Ibalik ang papuri.